Dalawang pink na vintage cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Naliligalig ako ngayon kapag ang order sa akin ay yung mga vintage design. Oo, medyo nakakapagod silang gawin at napakaraming piping bag at piping tip ang ginagamit. Pero hindi ko alam, para sa akin satisfying talaga siyang ginagawa. Itong unang cake natin ay order sa atin ng ating schoolmate nung high school para sa birthday niya. At ang color ng cake nga is super duper mega pink siya. Iba-ibang shades na yan. Actually, hindi ko na masyadong matandaan kasi ang pangalan niya ay Pinky. At ang favorite color niya is pink. Amazing! At syempre, ayan, hindi natin ikakrap itong pagkakamaling ginawa na naman natin. Nag-scrape na naman tayo ng icing. Ginabahan pa ako dyan kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko para hindi ko tanggalin lahat ng icing na nailagay ko na. Kaya ayan, in-scrape natin ng mano-mano, tapos dahan-dahan na lang natin siyang tinanggal. Tapos nag-pipe tayo ulit using yung ating petal tip. Tapos pabaliktad na yung ginawa ko at medyo nilakihan natin para matakpan ang mga chismis. Dito na talaga pumapasok ang trust the process. Ayan, syempre no, sabi ko nga kahit na matagal na tayong gumagawa ng cake, hindi pa rin maiiwasan na magkamali tayo. Lalong-lalo na kapag masyado ng maraming ginagawa. E, nung mga time na ito, napakarami ko din talagang orders. At ayan na naman po tayo sa sakit natin sa paggigitna ng lettering. Ayan, o diba? Nasa may bandang gitna yung pinky natin. Nakalimutan ko meron pa palang kasamang dedication na at 34. Kaya ayan, hindi siya nakagitna. Pero okay na yan. Maayos naman na siya tingnan kasi kapag in-scrape natin yan, dudumi siyang tingnan at ayokong mangyari yon. Keri Bems na yan. Bawi na lang next life. At ayan na nga, ito nilalagay na natin yung mga silver dredges. And ito yung pinaka last part natin, na last design na special request ng ating customer ay ang maglagay ng mga pipe flowers sa taas ng cake. Actually, ang request niya is yung sugar na flowers. Pero hindi po tayo gumagawa nun. Ang ginagawa lang natin ay icing. Kaya ayan, narecommend ko sa kanya na icing na lang, pwede naman yan, magagaya naman natin siya. At ayan na nga, nagawa naman natin siya ng maayos at tatakman yung mga chismis, kaya bunggahan na yan. And ito, dinagdag din natin sa design ng cake natin ay ang paglalagay ng konting shimmering effect lang naman para mas bunggahan ang pagka-pink ng cake ni customer. O diba, ayan na siya. White pearl luster dust ang ginamit natin dyan. Ayan, kung nakita ninyo, nakalagay siya sa spray bottle. Meron yan sa orange at blue up. Dito naman tayo sa next na cake natin. Siyempre, gaya ng sabi ko kanina, vintage cake pa rin ito. Color pink, pero iba naman ang tone niya. Medyo warm ang tone nito. So, ang ginamit natin ay color red na food color. Doon pala sa unang cake natin na ginamit natin na food color doon is yung deep pink. Ayan, para super vibrant siya. Pero sa ganito na medyo parang pale lang siya, color red lang yan. Tapos itong medyo darker, dinagdagan lang natin ng mas maraming red. Tapos sinaluan natin ng konting purple. Ayan. Yung sa color white na part, ang ginamit natin na piping tip dyan is yung pang ruffles na piping tip. Isang set kasi yung binili ko dyan. Hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila. So hanapin nyo na lang. Bili na lang kayo ng isang set. Tapos tingnan nyo na lang yung similar design niya. Ayan, ganyan lang din naman yung ginagawa ko kapag nagtitingin ako ng mga design tapos tinatry natin gayahin. And lagi tayo magsaset ng expectation na hindi natin siya magagaya as is. Ultimo yung shape ng piping ha, para hindi na rin kayo ma-pressure, mga mi. At syempre, ang pangmalakas ang ACC whipping cream lang naman ang palagi nating ginagamit. Kitang-kita nyo naman, no, sa sobrang stable niya, talagang nakukuha niya ang shape ng bawat pipe na ginagawa ninyo sa mga icing ninyo. O diba, bunggahan? At kahit na sobrang mainit ang panahon at maraming piping technique ang ginawa ninyo dito sa cake na ito, hinding-hindi ito huhulas. Naku, proven and tested na yan, mga mi. Sa mga customers ko mismo nang gagaling. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!